曲曲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 曲
Magandang araw sa ating lahat at welcome po ulit sa isa naman pong talakayan at kwentuhan kasama ang inyong kasabat. So ito ano mga kaibigan, meron tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Siyempre, manghihiram muna tayo ng video dito kay Sir Katonin, ano, kay Antonio Taberna. So dito sa video kasi nitong si Katonin, ang topic niya dito no, ay yung regarding dito sa disqualification case na hinain nitong si Julieta Lico Pearson, no, na ikinakatawan nitong si Attorney Libayan laban dito kay Rafael Tishiba Tulfo or dito kay Rafi Tulfo, no. So dito no, pakinggan natin ano mga kaibigan, mga kasabat, no, mga kabatas, no, pati yung mga Tulfo natin diyan, makinig din kayo, no, nung sa ganun kahit papaano eh maliwanagan kayo. Kung hindi nyo nagustuhan, no, no, kung ayaw nyo panoorin yung paliwanag ni Attorney Libayan tungkol dyan, no, eh at least kahit papano dito, panoorin nyo rin ito, no, nung sa ganun, eh makita ninyo, no, kung ano ba talaga yung nangyari, no, dun sa ifinail na case nila Attorney Libayan, no, itong case nga, yung disqualification case. And syempre, no, tignan din ninyo, no, mga kaibigan, tignan natin lahat, no, kung paano ba pinaikot ng COMELEC ano yung disqualification case na yan. Di ba? Ano? So paano yan? Simulan na natin ito, no, mga kaibigan, mga kasabat. Let's go. Lico Pearson petitioner versus Rafael Tishiba Tulfo respondent. Ito po yung na-promulgate kahapon, and dito po yung pecha, February 28, 2023. Yan. Ang resolution po ng COMELEC, 8 pages, ay i-fast forward na natin. Ano? Ito po ay isang desisyon ng COMELEC sa motion for reconsideration o apila na inihain po ng kampo nito pong si Julieta Lico Pearson. Bakit po? Ano po ba yung kaso na to? Ano ba yung kaso na to? Nag-file po ng disqualification case ito pong si Julieta Lico Pearson laban po kay noon ay kandidato pa lang na Rafi Tulfo. Ano? Kandidato pa lang po. Sabi po niya, sa kanyang petisyon, kung ako hindi ako nagkakamali, ito daw pong si Senator Rafi Tulfo, eh, nagsinungaling sa kanya pong Certificate of Candidacy. Ano po? Ayan, ano, mga kaibigan, kandidato pa lang. Di ba? Kandidato pa lang, naghain na ng certificate of, ng disqualification case, ano, itong part nitong sila Julieta Lico Pearson, ano, na kinakatawan nga ni Attorney Libayan laban dito kay Rafi Tulfo. Sa anong kwan? Ano yung kwan? Ano yung dahilan? Ano yung grounds kung bakit naghain ng disqualification case? Ano pong sinasabi niya, bakit niya inaako siya nagsinungaling si Senator? Wait lang. Ano pong sinasabi niya si? Ano po? Ano pong sinasabi niya, bakit niya inaako siya nagsinungaling kung Certificate of Candidacy? Ano po? Ano pong sinasabi niya, bakit niya inaako siya nagsinungaling si Senator Rafi Tulfo? Eh sinabi daw po ni Senator Rafi Tulfo doon na siya eh, kwan, siya ay wala namang parang
wala namang kaso of moral turpitude. Eh, lumilitaw, mayroon pala siyang conviction with final conviction sa Supreme Court sa kaso po na libel. Ayun, yung po ang pinabanggit. So, ayan, ano mga kaibigan? Oh, kita nyo ano mga kaibigan? Kandidato pa lang itong si Raffy Tulfo na isang pa na yan, ano, yung disqualification case na yan. Na-file na. Ngayon, ang dahilan, ano, kasi sinabihan nga nitong si Julieta Lee Pearson or itong panig nitong si Julieta Lee Pearson na si Raffy Tulfo daw ay nagsisinungaling, ano, at meron daw itong kaso. Which is pinabulaanan naman ito nga daw nitong si Raffy Tulfo. Sinabi nga daw ni Raffy Tulfo kasi wala itong kaso, kaya sinabihan ito ni Mrs. Pearson na nagsisinungaling si Raffy Tulfo. Merong kaso, sabi ni Mrs. Pearson, no? Merong kaso, no? Itong si Raffy Tulfo. Actually, meron ngang final conviction 'yan, no? Ng libel involving moral turpitude. So doon pa lang sa part na 'yun, ano, mga kaibigan, no? Sana nung nalaman ng COMELEC 'yan, kasi kandidato pa lang, 'di ba? Nalaman sana ng COMELEC 'yan, doon pa lang umaksyon na sana yung COMELEC, which is totoo naman na mayroong final conviction itong si Raffy Tulfo. 'Di ba? O ngayon, nung nalaman ng COMELEC, ano ang ginawa ng COMELEC? Ano ang ibinutas ng COMELEC? Tandaan natin, ano, ang COMELEC ay mayroong motu proprio powers, ano, kaya nilang i-disqualify ang isang kandidato, no, basta meron sapat na basihan. Ngayon, mga kaibigan, yung pagiging convicted mo ba, no, sa isang kaso, no, eh hindi ba sapat na batayan yon or grounds para ikaw ay ma-disqualify? Ayan, pakinggan natin, ano, tignan natin kung ano yung ibubutas ngayon ng COMELEC dito. Yeah, okay, puntaan na natin. So, yung unang kaso na final po noong pong March 4, 2022 ay ibinasura, Bakit? Ng First Division ng COMELEC, dahil ang sabi po ng COMELEC noon, mga kaibigan, eto ah, basahin po natin ha. Hindi daw po nailakip doon sa, hindi na po nailakip si doon sa petition yung proof of service or an affidavit of service na nagpapatunay na nabigyan din niya ng kopya ng reklamo ito si Senator Raffy Tulfo. So madaling salita, medyo napakababaw nun. Pasensya na mga taga-COMELEC, napakababaw po nun. So, umapila po ang kampo po ni Miss Pearson at ang tawag po sa apila ay motion for reconsideration. Okay? So, ito po. Ruling. The instant motion is denied. Tandaan po ninyo, ang motion for consideration May 10 ay noong nakaraan taon po, May 10, 2022. Matagal ding mag-decision yung COMELEC, ano? Baka busy yung COMELEC. Ano, matagal ding mag-decision yung COMELEC. Isipin po nyo eh, February 28 na nila natalakay. February 28, samantalang ito palang motion po nito, pinaka-amended position, ay May 10 pa. So, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February. Nanganak na. 9 months. 9 months, okay? Okay, ang sabi po dito sa decision na to, the issue, ang tanging issue na dapat resolbahin ay ayan, ayan, kung dapat bang baligtarin ang unang desisyon ng COMELEC na nagbabasura sa kaso laban kay Senator Raffy Tulfo. Ang ruling, ang sabi ng COMELEC agad dito, the instant motion is denied.
Magpa-fast forward na tayo. Puntahan na natin yung page 8. Yung page 8, ha? Ito na yung page 8. Page 7 pala. Okay, ito. Wherefore? Ito. The commission... So, ayan ano mga kaibigan, mga kasabat, mga tulfonatics. Ang dahilan daw, ano, kung bakit ibinasura ng COMELEC yung disqualification case laban kay Rafi Tulfo ay dahil nga daw hindi nakapagbigay ng proof, no? Itong panig nitong sila Mrs. Pearson, ano, na nabigyan nila ng kopya ng file na yung case na ifinile ay nabigyan ng kopya itong panig nitong si Rafi Tulfo, which is doon pa lang sa very moment, ano, na nag-file ng disqualification case itong si itong sila Mrs. Pearson, eh doon pa lang pwede naman sanang i-verify ng COMELEC, ano, kung totoo ba na merong kung merong final conviction itong si Rafi Tulfo or wala. 'Di ba? Doon pa lang po, ano, mga kaibigan, doon pa lang po sa ano, no, hindi na ginawa ng COMELEC, ano, yung trabaho nila na maayos. Doon pa lang sa part na 'yon, no? And then ngayon, mga kaibigan, nung naghain ng motion for reconsideration itong panig nitong sila Mrs. Pearson, eh na-deny naman. So ito ngayon yung dahilan, mga kaibigan, kung bakit na-deny. Unbank resolved, as it hereby resolves, to deny the instant motion for reconsideration. The order dated 06 May 2022 is hereby affirmed. So ibinabasura po yung motion, yung pong naon ng desisyon ng COMELEC 9 months ago na nagsasabing may pilay. May pilay yung kaso. Natatawa ko eh. Pasensya na kayo, hindi ko pinagtatawanan yung COMELEC, ha? Kasi ang dahilan kung bakit nila ibinasura yung kaso. Ayan po, mga kaibigan. Dahil sa hindi daw wala daw inilakip na prueba. Wala daw po inilakip na prueba yung nagre-reklamo. Inilakip o inilagay. Na napadalan din niya ng kopya ng reklamo yung si Rafi Tulfo. Yun lang pala yung dahilan. Inabot pa kayo ng 9 na buwan para po i-resolve yung motion for reconsideration dito. Samantala nang i-discuss ng panan nyo, mayroon bang prueba o walang prueba na napadala ng kopya ng petisyon na ito si Rafi Tulfo? Ang problema kasi dito, no, mga kaibigan, doon pa lang talaga sa una. Sa una pa lang. No? Doon pa lang i-determine na lang nila, no? Kumbaga, hindi na sana humaba itong usapin na ito, no? Hindi na sana dumating pa sa ganitong klaseng punto, no? Kung doon pa lang sa umpisa, no, nung nalaman nilang may final conviction, kumilos na sila. Ang nangyari dito, pinaikot-ikot lang nila yung kaso. Pinaikot-ikot nila yung reklamo. Ngayon, pati yung taong bayan na naghihintay ng desisyon, pinaikot-ikot nila. Sa puntong ito, no, mga kaibigan, masasabi ko, ano, na hindi lang itong sila Attorney Libayan at saka sila Mrs. Lico Pearson, ano, yung niloko dito. Pati tayo, niloko tayo dito, mga kaibigan. Pati tayo, niloko dito. Malinaw na malinaw ito, ano. Kasi, after 9 months, saka nila itatakel kung kailang, di ba? Kung kailan nakaupo na, nakapanumpa na, nagtatrabaho na. Yung una naman, na dahilan, eh kasi daw, dahil sa technicalities. Kung titignan mo naman, ano, dun pa lang sa reklamo, eh, pwede na nilang i-determine agad kung totoo ba na merong final conviction itong si Tulfo. Pero hindi nila ginawa. Di ba? Eh, tuloy natin, mga kaibigan. Natatawa ko.
Ganun na nangyari. Nag-hain ng motion for reconsideration yung company person dun po sa decision ng pamilik 9 months ago, inabot na siyang na buwan. Inabot na siyang na buwan para i-resolve ng pamilik itong kaso na to. Nagbalikan lang sila mga kasi natatawa dito. Pasensya na kayo, natatawa ako eh. Ang mayroon mati sa... In fairness sa pamilik, mayroon po silang paliwanag yan, dito sa... Pakinggan natin yan. Sa decision na to, ito ah. At any rate, sabi po ng COMELEC, while this commission is empowered to suspend and relax its rules of procedure in order not to frustrate the interest of justice, sabi niya, bagamat ang COMELEC ay may kapangyarihang palampasin na yung patakaran nito para o palambutin yung patakaran nito para naman na maisulong pa rin ang katarungan at and thus brush aside the technical infirmity in the case at bar at para wag nang para maayos na o maisang tabi na yung usapan kasi technicality po yung reason niya kung bakit niya dinismiss yung kaso. Uh-huh. And sabi po niya, the commission is constrained not to do so. Hmm. Ang COMELEC daw po, hindi napuposasan, natatalian ang kamay ng COMELEC na huwag itong gawin. Bakit daw po, mga kaibigan? Bakit daw po? Ito na, pakinggan po niyo, mga kaibigan. Ang sabi po ng COMELEC, it bears noting that respondent has already been proclaimed a senator on 18 May 2022 and has taken his oath of office on June 22, 2022 and assume office. Na iproklama na ang senador, sabi niya, noong May 18 ng nakaraang taon at nakapanumpa na sa kanyang tungkulin noong June 2022 at nagtrabaho na sa kanyang tungkulin. Oh, so ayan, mga kaibigan, mga kasabat, narinig nyo naman kung ano na yung dahilan ng COMELEC regarding dito sa ginawa nilang pagbasura dito sa motion for reconsideration na hinain nitong sila Atty. Libayan at saka nitong sila Julieta Lico Pearson so nakakalungkot lang kasi ginawa nila, naghugas kamay na ang kwan nito, ang COMELEC sa totoo lang tinanggal na nila or sinasabi nila na dito na sa part na ito na yung issue na yan hindi na para sa amin ito ay para sa set na yung kwan na yan, yung issue na yan. Labas na kami diyan, 'yan ang sinasabi ng COMELEC, no? So tignan niyo dito mga kaibigan. Diyan lang sa part na 'yan, mga kaibigan. Sa tinakil nitong si Katunying. Makikita natin kung paano pinaikot-ikot ng COMELEC yung kaso nitong si nahinain nitong sila Attorney Libayan at nitong si Julieta Lico Pearson. No? Nakakalungkot at the same time nakakadismaya mga kaibigan na pumapayag yung COMELEC na magamit sila, no? At the fact na sinabi na nga at napatunayan na nga na merong final conviction itong si Raffy Tulfo. Pero hindi nila inaksyonan. Di ba? Ano kaya ang dahilan? Baka naman merong ibubunyag kasi itong si Raffy Tulfo kung sakasakali. Kaya itong COMELEC, no? Inilabas na lang nila yung sarili nila diyan sa usapin na 'yan, no? Talagang hinayaan 'yun. Pinarating nila dun sa punto na mawawala sa kanilang jurisdiction yung case na final nitong sila Attorney Libay. Yun lang tingin ko dyan. Sa tingin ko, dun sa nangyari na to, hindi malayo na
ito ay malinaw na panluloko, no? Niloloko tayo ng mga taong ito. Paano pa magtitiwala yung taong bayan sa inyo kung ganyan yung ginagawa ninyong trabaho? Di ba? Ang COMELEC, nagagamit na rin. So yun lang ano mga kaibigan, hanggang dito lang muna yung ating talakayan regarding dyan. Ano? Medyo nagukan lang ako, nag-stretch lang muna ako. Ano? At naghahanap ako ng ibang mga topics ano? Kahit papano. Yun nga, nakita ko nga itong topic nitong si Kato Nying. Interesting kasi ano, masarap balikan. No? Hindi dahil dun sa pagkatalo ni Atty. Libayan dun sa kaso, no. Masarap balikan itong topic na to, no. Kasi dito, no, pinapakita na kahit pala, no, yung mga ganitong klasing sangay ng gobyerno nagagamit lang din ano ng mga politiko. Pero siyempre nagpapasalamat pa rin po ako dun sa mga patuloy na sumusuporta dito sa ating munting channel, ano? So, salamat po sa inyo, no? Yun nga po, no? Medyo talagang late na late ako, pero subukan kong humabol, ano? Hindi pa naman huli, no? Diba? At least kahit papano, gusto ko pa rin gawin yung duty ko, no? Dito sa ating bansa, no? Nang sa ganun, sama-sama tayo dun sa ating pinaglalaban, diba? So yun, hanggang dito na lang ng mga kaibigan. At muli po, ito po ang inyong kasabat. Paalam po pansamantala.